Naniniwala ang isang nanay na si Ginang Soledad Guelas na tiga barangay 2, Garreta, Bado, Ilocos Norte na ang naging dahilan ng pagsusuka ng kanyang 3 taong gulang na anak noong nakarang Sabado ay ang nakain niya na candy at lollipop na natuklasan nila na nabalot ito ng isang recycle na supot na galing ito sa isang brand ng kondom. Yung anak ko is bumibili ng mga ganitong candies. So, mga bandang alas 7, ganun. Mga after 3 hours, umuwi na kami, matutulog na sana kami. Pagkatapos, uminom siya ng gatas. Mga after 2 hours, ganun. Nagsuka siya ng marami. So, di ko naman alam, marami talaga, as in marami. Parang bumubulwag talaga. Ayon kay Ginang Soledad, marami nang nakain ng kanyang 3 taong gulang na anak noong natuklasan nila na marumi pala ang pinagbalutan ng candy at lollipop dahil ayon sa kanya, natuklasan ng kanyang pinsan na recycle pala ito at dati pala na supot ng isang brand ng kondom. So nagtataka ako bakit siya, ano nangyari sa kanya? So Saturday in the afternoon na naman, bumili siya ng mga candy. So, humihingi siya ng candy. 5 pesos, mama, sabi niya. So, mga hap. Kasi hindi ko naman siya pinapakialaman. Sabi ko, saan mong bibinili yan, anak? Mamaya, magkakasakit ka na naman, ganon. So, na yung ano, hindi ko nabuksan. Pinabubuksan niya sa, ano, sa pinsan ko. Nung binuksan ng pinsan ko, kasi hindi niya mabuksan siguro sa ngipin niya, ang ginawa niya, ginaganito niya. So, ginaganito niya, pagbukas niya, ang sabi niya sa akin is, paglalagyan daw ng ano, candy is Durex. Kaya yun ang ano ko, bakit Durex? Kaya pala nagsusuka yung anak ko is, ganito pala yung mga packaging ng mga kinakain ng ano, ng lollipop. Is galing pa ng marketing, ano to, MM Marketing. Ayun pa sa Ginang, nabili ng kanyang anak ang kinain niyang candy at lollipop na may tatak na Dipsy Corn Pop sa isang store sa kanilang lugar at matapos ang kanilang pag-uusisa ay nalaman nila na sa lungsod ng Lawag bumibili ng mga candies at lollipops ang ibinebenta ng may-ari ng tindahan. Galing, tinanong ko dun sa store is binili sa Lawag. Pagkatapos ang sabi ng mga ano is binili daw sa, ewan ko saan kung saan. So, ang nakalagay naman dito is Manila, Metro Manila. So, hindi ko na alam kung... Ano yung brand yung lollipop? Corn Pop Dipsy. So, ang kwan nito is company is MM Marketing. Agad naman nag-blatter sa pulisya ang Ginang at ipinaalam sa kanilang RHU upang matulungan at ma-report sa may kinaungkulan. Siyempre, nagreklamo ako sa RHU. Tinitingnan nila kung bakit. Wala naman yung ano. So, pumunta kami sa police station. Pinablatter niyo? O, pinablatter ko. So, yung mga police station, silang tumulong sa amin. After 3 days, nagpatulong ako sa kanila. Dinala naman nila kami sa hospital. Sa awa ng Diyos, it's okay naman. Matapos daw. Matapos pinaalam sa RHU Badok, agad namang gumawa ng paraan ang incoming sanitary inspector na si Bal Bryant Barlahan upang maaksyonan ang natuklasan ng mga kinain ng bata at nagbigay ng mensahe sa publiko na dapat tignan mabuti ang mga binibili at dapat ang may tatak Pinoy ang bilhin para sa mga anak upang mailayo sa ganitong pangyayari. In-advise sir nga dapat mamakita ti doktor kasi awan doktor mi jay RHU ID kasi Sunday. So idi na pan di jay idi nagkarita kami impakita na digiti tikinan na so madita mo mahana mga doktor ko na masapul nga pa doktor mo ta ma-diagnose no talaga mo lang at ikos kasi magkanag-amit na ko na kasi kinan na nga candy. Opo. And then binagaa sir nga mapandi diay ni barangay chairman DJ ANT barangay na tapos DJ T ANT paglalakwan DJ ang katangan na kundi diay nga candy ano mai-report na ti pulis na ano imbestigaran tay awan mo nakita da nga problema kundi DJ ubing awan mo sign nga isunak na nagkaroon ti na poison or whatsoever. One month sir, negative mo. So, pero uray man tayo nag-negative, nakita da, so
Pwede nga min rapper ke squamer, anan, rapper mo si kondom. Binagaan min sa gayagla ko, tamagan min, no, and natin si anti source dito kita supplier na ta ma-investigaran, mapagsardeng, no, mapagsardeng ti panakaiwaras dito nga kendin, baka no, kwantaan na nga ron, kaya, kondom ti rapper na si Norty. Maya nga kuha ka. Tapos baka sakit pa yung ito yung kuhaan. Okay. So hingan. first time dagiti tagabado. Kaya nga daw may report nga kastoy. Tari j rapper dati kendi nga kanin ko man. Ito ubing kat recycle. Nga dati i-recycle da ko man. Kat nagyanan iti kondom, sir? One, sir. First time nga the incident nga kastoy. Ta, kada giti naglabas nga aldaw kada taon awan ma incidente nga kasi nga ana iti mai-advise mo sir kada giti lumugar iti Bado Kilokos Norte kang runa ana digiti ubing or digiti nagannak nga kita undang nasayat digiti pakpakanda kada giti ubing kang runa ana digiti chichirias or digiti candy stop ndi sa sir kat maiwasan iti kasi nga pasamak sir. Well, ti mai-advise ko lang sir, anan kita enda ko madigitoy nga nalaing hangkanan ti ubing sa dagiti chichirya kada dagitoy tatu mapay nga makmakan nga candies nga ti label na Chinese. Okay. Ti paggagapon na iso nga dapat kuma ti digitay laeng adda digitay adda patak na nga 45 sangkap Pinoy accepted by DOH kuna na DJ label na sir. Yes sir. Di ba dati kiti makan nga adda kuana di yan naka natatakan ti kwa. Basta dapat madida mga mga digiti kichirias kada digiti adda label na nga Chinese sir.